Magandang araw sa ating lahat. Welcome to my channel, Troy TV 101. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bouquet na mabilisan. Dahil lahat ng customer natin minsan gusto mabilis. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito ay tinatawag na lipstick roses. Pink po siya. Tinawag po siyang lipstick roses kasi tinan yung para siyang lipsticks or double color. Yan po. Good morning, boss. Yung sarap mabilis ang yung gawa. Ganun lang. Customer natin, sabi niya, babalik niya kagad. Babalik siya kagad. Iyong order sa atin, yung dalawang bukit. Ten minutes lang daw, babalik siya. Gamitin natin na ribbon sa roof. Kasi hindi akong gumamit ng plastic. Kasi tingnan, ito po yung parang medyo may pagkaluma na elegant yung tingnan. Ito po yung gawa sa abaka. Within 3 minutes and 40 seconds eh, meron ka ng bouquet. Ayan, so ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano talaga gumawa ng bouquet. Okay? Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, ako'y humihingi sa iyo ng kunting pindot sa subscription button at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ang mga first timer gumawa ng bouquet para matuto rin kayo. Okay? Ito kasi pag mga pangmadalian yan, lalo na kung Valentine's, mga Mother's Day, talagang pila ang customer, madalian, kailangan ganun, technique yon, mga ano, para pag ano, pwede nga lang, yung isang bouquet is gagawin mo lang siya ng 2 minutes hanggang 3 minutes bigay ka agad para mas malaki ang binta nyo, ganun yon. Pero kung may time ka, malayo ano, siyempre gagandahan mo yan ang bouquet. Okay? Pero kung medyo marami ang customer, kailangan mo nang mabilisan para bigay ka agad para marami yung binta. Okay?
Pero kailangan, pag gumawa rin kayo, kailangan sakto sa maganda sa mata. Kahit mabilisan. So, pag gagawa ng bouquet, kailangan, bago kayo magsimula, para kayong nagluluto niyan. Lahat muna ng gamit dyan is malinis na. Malinis na yung rosas, wala na yung tinik. Saka yung mga pang ano, kung baga sa pagluto, pang panggisa is naka ano na, naka ready na. Ayan, ready ko na siya. Ayan. Ito po yung ating rosas. Ang tawag po dito ay ang kanyang food nito is Nautica. Ito po ay may mga food bawat isa. Ito yung isa is experience, pero kadalasan ay double color to siya, lipstick yan. Bawat company kasi meron yan mga barcode, meron yung mga code ang isang roses tinatawag, kasi para pag nag inventory hindi magkakalito-lito kasi minsan nagkakapareho ng kulay. Ngayon pag ganito po yung hawak, pag naghawak kayo ganun, oh. Tapos hindi kayo masyadong malakas ang paghawak nyo, kasi hindi yung ganun na ganun yung paghawak, hindi kayo matututo yan. Kailangan relax lang yung kamay nyo, i-relax nyo lang, ganun lang, ganun. Ganun. Ganun lang, ganun kadalas ang hawak. Kung nahihirapan kayong humawak, hawak kayo ng hawak, gusto nyo na mag-steady siya ng ganyan, ang technique niyan is ipipip nyo. Hindi na siya kakalaw. Kahit ganun-ganun kayo, hindi na po siya galalaw. Lagyan nyo siya ng gypsopilya. Ang tawag dito is gypsopilya. Lagyan nyo na sa gitna. Lagay ulit kayo. Kasi kung medyo sanay ka na sa, ano, sa paggagawa, kahit isang tip na lang yan, lahat lal, gawin, parang gano'n, oh. Lagay lang kayo ng lagay. Pero ito, tinuturo ko sa inyo bilang isang first timer para matuto kayo. Tura dito, gano'n. Ayaw nyong gumalaw, ayaw nyong gumalaw. Ito, ayaw nyong gumalaw, gusto nyong bitawan. Ito, kailangan, itip nyo muna. Ito, itip. Kahit bitawan nyo yan, pagbalik nyo, is nakaganon pa rin siya. Pero pag hindi mo siya itinali, pag binalik mo, balik. Back to zero ka na naman. Ayan. Tuloy po natin. Ayan. Ganon. Talo. Hindi naman kahigpitan yung pag-scotch tip. Ganon lang, oh. Ano? Parang ano lang niya, madikitan lang siya para hindi siya mag-move. Sa mga gustong mag-aaral lang yun ng florist, mas maigi, nood kayo sa mga videos ko, nood kayo sa mga ibang videos din na mga nagaano, kaysa magbayad kayo sa anuman, saan man na ano, school center, sa TISDA or sa anuman anong tawag dyan, babayad pa kayo, nood kayo sa, nood lang kayo sa mga YouTube, tapos bili kayo ng murang bulaklak at mga wrapping, gawin nyo, mas maganda yung hinahawakan nyo mismo. Kung gusto nyong malaman ang mga pangalan ng bulaklak, nasa ano lahat, nasa Google o YouTube ang mga sagot. Ten pieces po ito. Ito po ay dalawang order ni Madam. Tingnan nyo, 9 minutes pa lang matatapos na ito. Kung binilisan ko to, dalawang bouquet, 5 minutes, tapos na. Ngayon, dinahandahan ko siya kasi gusto ko makita nyo kung paano gawin ang lipin. Okay? Ali. Ayan, no? Okay na po siya. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano mag-wrap. Salamat. Niya, madam. Madam. Inshallah, madam. Sukran mo na. Purple, light purple. Sabi ni madam, sa susunod babalik siya. Magandang kulay daw ang sabi niya.
sabi niya, mashallah, sabi niya, wow. Ngayon kanina, madalian, ano yun, madalian na pag, ano, ito, ibang pagrarating mo naman yun. Papakita ko sa inyo. Ganun po yan. Ganun po. Ganun, oh. Ganun. Dapat nakaganun siya. Tapos, ganun, di ba? Lagay niyo yung bouquet. Ayan, lagay yung bouquet. Tapos ganun, oh. Kaganun na siya, talin niyo ng tip. Ganun lang, kabilis magawa ng bouquet. Interesado kayo magiging florist, eh, maganda po yan. Malaki po yung offer yan sa pagdating dito sa abroad. Magiging florist. Ganun lang ang proseso. Ang ginawa ko kanina is ganun din. Ganun din. Ganun din siya na proseso. Tatlo po na ganito. Kadalasan talaga tatlo o apat na ganito. Na ganito yung ilalagay niya. Apat na kaganyan, o. Ganyan. Ngayon, cut niyo yung ano, straight niya dito sa baba. Ngayon, kukuha tayo ng parasa dito sa baba para matakpan. Balutin natin yung muka. Kailangan yung mga tip, ganito, may mga tinip ako, kailangan, hindi po yan makikita. Kasi, pag nakikita nyo yung may mga tip, pangit. Kailangan, malinis po yung kakagawa ng bukid. Yan. Kali nyo. Kailin nyo muna bago kayo kumuha ng ribbon. Kasi pag binitawan nyo, wala na. Ganun din ang dito sa Middle East, ang kadalasan nila ribbon is ganun. Kasi yan ang mga gusto ng madam. Sabihin siya, where is rope? Lagi yung sinasabi nila. Mayroon din yung mga plastic, yung mga ano, mas gusto, maganda din yung pila na gamitin na ano. Pero huwag na huwag kayong gagamit ng mga plastic na mga ribbon. Ang pangit, cheap tingnan. Ayan, ang tawag dito is round bouquet. Okay? Yung pa-flat naman na bouquet, yung pa-flat, kadalasang ginagawa sa Pilipinas. Ang tawag doon is cascade arrangement. Okay? Mag-search nyo sa, ano, mag-search kayo sa YouTube o sa Google, cascade bouquet, ito, round bouquet. Maraming pangalan yan, bridal, ano-ano, mga arrangement, mga ano. Kaya, yun lang mga kabulaklak. Kung gusto nyong, ito, ready for pick up na yan. Sabi ni madam, 10 minutes siya babalik, pero natapos na natin ng 14 minutes, dalawang buke, hindi pa siya bumabalik. Ayan. Okay. Sana i-subscribe niyo ako.
Kung gusto niyong magpa-shoutout, comment lang kayo ng hashtag Troy TV pa-shoutout naman po. Ayan lang ha. Oh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga kasi umaga po dito. Ayan, meron na tayo kaagad binta. Ayan. Mayroon na tayong boy na mano sa natuloy-tuloy ang ating binta ngayong araw na ito. Sa mga nandito na, sa Qatar, nandito po tayo sa Hyatt Plaza. Dalawa po yung shop namin dito. Mayroon dito sa loob ng Almira, mayroon din sa labas. Players Copies po yung pangalan. Kadalasan mga gumagawa dito sa mga kabayan. Kaya kung ikaw ay kabayan, yes, siyempre maganda yung natin. Ano na? Okay. Subscribe ako ha. And pa-comment na lang kung mayroon kayong katanungan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Ayan, oh. Flowers for you. I love you sa inyong lahat. Para sa aking mga subscriber, magandang araw. I love you. Okay.